Ang alamat ng tiyan. Si Isko ay isang magsasaka. Isang araw, habang naglalakad mula sa kanyang tahanan patungong bayan upang mamili sa palengke ng mga gagamitin niya sa pagsasaka, malayo-layo rin ang kanyang lalakbayin, may narinig siyang isang malakas na iyak ng bata. Si Isko ay nagtaka kung paano nagkaroon ng sanggol sa lugar na iyon. Hinanap niya ito hanggang sa ito'y kanyang natagpuan. Nagulat si Isko nang makita na ang isang sanggol ay hubot-hubad na nakahiga sa damuhan. Dahil si Isko ay likas na maawain, kinuha niya ang sanggol. Sino kayang ina na walang puso ang nag-iwan nito? Ani Isko. Naisip ni Isko na dalhin sa bayan ng sanggol. Habang siya ay naglalakad, karga niya ang sanggol na patuloy ang pag-iyak. Anito, siguro ay kiniginaw ang sanggol. Upang mabawasan ang ginaw ng sanggol, ay kanyang binuksan ang pagkakabotones ng kanyang damit at ipinalot ang kawawang sanggol. Tumahan ang sanggol at ito naman ay ikinatuwa ni Isko. Ilang saglit ang nakalipas, ay nakaramdam si Isko ng bahagyang kirot sa kanyang tagiliran. Ito'y isinawalang bahala niya sa pag-aakalang nilalaro lamang ng sanggol ang kanyang sarili. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang tila bumibigat ang sanggol. Aniya, kapag ito ay nagpatuloy pa, ay ilalabas niya na sa loob ng kanyang damit ang bata. Nang hindi na niya matagalan ay inilabas na niya nga ito. Pinagbastan niya ang bata at ang gulat ni Isko nang kanyang makita na ang sanggol pala ay isang halimaw na nakakatakot ang itsura. Tila isang matandang duwende na mabalahibo, malalaki at matatalim ang mga ngipin. Kinagat nito ang kanyang tagiliran at nakapag-iwan ito ng malalim na sugat. Isa kang tiyanak! Sigaw ni Isko at kanyang inihagis ang tiyanak. Halakhak ng halimaw. Natikman mo na rin ang dugo! Wika nito at biglang naglaho. Duguan ang tagiliran ni Isko, kaya't nagtungo siya sa bayan upang ipagamot ang kanyang sarili. At doon na nga nagsimula ang mga kwento-kwento at haka-haka tungkol sa mga tiyanak. Kamusta? Natakot ka ba sa storya natin ngayong araw? Ang tiyanak o tiyanak ay parang bampirang nilalang sa mitolohiyang Pilipino na isang sanggol. Sinasabing may iba't ibang anyo ang tiyanak, ngunit karaniwang sanggol ang anyo nito at umiiyak siya sa gitna ng kagubatan upang makapangakit ng mga manlalakbay. Kapag kinarga na siya ng kanyang biktima, ay saka siya magpapalit ng nakakatakot na anyo. Sinasabing isa ang mga tiyanak sa mga dahilan ng pagkawala ng mga manlalakbay sa kagubatan. Sa Batangas, ang tiyanak ay isang sanggol na nawawala sa kagubatan. Pinaniniwalaang ito ay sanggol na namatay ng walang pangalan. Sinasabing kapag malumanay ang iyak ng tiyanak, ay malapit lamang ito sa iyo. At kung napakalakas naman, ito ay malayo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod nating nakakatakot na storya.